Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yon, tayo mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, US Navy Admiral, 5 aircraft carrier pinagbantaan ng China, nuclear bomber naka-alerto sa West Philippine Sea. At yon, bago ang lahat, ito yata reaction video lamang. Ang naman sumasalarawan dito ay bahagi lamang na ating reaction video. At yon, play na natin. Nakakatakot ang balitang ito. Mukhang may gyera talagang pinaghahandaan ang Estados Unidos. Kung hindi sa South China Sea, West Philippine Sea, sa may Taiwan. 5 aircraft carrier kasi ng US ang i-deploy sa Western Pacific Ocean. Pero saan ba ang West Pacific? Ito ay sa kanang bahagi ng Pilipinas. Sobrang nakakilabot, di ba? Mga dambuhalang warship pa ng Estados Unidos ang i-deploy malapit sa Pilipinas. Yan nga mga kabalita natin, no, naniniguro itong US ngayon na talagang ito yung mga pagdideploy ng kanilang armas o ng kanilang kagamitan, eh, tila nga ba nagpapatuloy. At talagang ayaw magpauna o magpaisa pa sa mga Chekwang to o sa China. Na kung matatandaan nyo, napakatuso at napakagaling gumawa ng mga, ng tila nga ba pagpapanggap o talagang pagkukunwari itong mga Chekwang to, itong China, na ayaw nga, no, na talagang magpasiguro nito nga US. Kaya ito patuloy yung pagdideploy ng mga armas nila at talagang mga kagamitan na pwedeng pumigil at pwedeng nga magbigay tugon sa ano't ano pa mga pwedeng nga maging hamon laban nga dito sa mga Chekwang to sa China. Na dito nga ipinapakita lamang ng US na talagang handa sila sa ano't ano pa mga nais na mga Chekwang to ng China dito nga, no, sa West Philippine Sea o saan pa mga tila nga ba maaari nga gumawa ng isang maling hakbang itong mga Chekwang to, itong China. Na pinapakita ngayon ng US yung kanilang mga armas na talagang hindi rin napapaawat o papapigil kung sakaling magkakaroon nga ng hindi magandang tugunan sa pagitan nga ng mga Chekwang to, lalong-lalo na dito nga sa Taiwan, na kung saan naka-ready yung mga armas o yung mga tila nga baka gamitan na bit-bit o daladala ngayon ng US na talagang maaaring ipampukol at talagang maaaring nga ipang-atake din papunta dito nga sa mga Chekwang to, dito nga sa China. At yun, tuloy pa natin. Nasa Guam na nga ang USS Carl Vinson. Nasa Hawaii ang USS Theodore Roosevelt na pabiyahe na papuntang Asia. Nasa Japan ang USS Ronald Reagan. At kasalukuyang papunta na raw sa South China Sea ang 2 pang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln at USS George Washington. Nakakapagtaka, di ba? Tapos nasa Pilipinas pa ang 2 B-52 bombing aircraft ng US na pinaghihinalaang may bit-bit-bit-bit na nuclear bomb. Pero ang napakalaking tanong ngayon, may pinaghahandaan ba talaga ang US na malaking gulo? Palalarin kasi ng palala ang tensyon sa South China Sea at sa Taiwan. Literal na muscle flexing ang ginagawa ng US. Pero depensa ni Lieutenant Commander Tim Hawkins, regular military routine lang daw ang pagpapadala ng 5 dambuhalang warship. Why we are operating in the Western Pacific? Well, the Navy has been doing it for years. For more than 70 years, we have been operating routinely in not only the South China Sea, but throughout the Western Pacific to do a few things, to work with our partners and allies, to not only work with our partners and allies, but also promote regional security and stability and, kind of reassert our belief that all should operate in accordance with international law, rules, standards, and norms in order to keep the seas free and commerce moving freely. Nagpapanik na nga ang mga Chinese ngayon. Sa sobrang takot na baka bombahin sila ng US, inalerto na ang hukbong militar ng Chinese Army. Inakusahan rin ang Estados Unidos na US ang tunay na bully. US rin daw ang sumisira na magandang sitwasyon at mapayapang kalagayan sa West Philippine Sea. Yan nga, no, mapapansin nyo na talagang itong mga Chekwang to, itong China, patuloy gagawa ng tila nga ba dahilan, no, talagang pagdadahilan nga dito nga sa aksyon na ginagawa ngayon ng US. Kahit sa katotohanan, itong mga Chekwang to, itong China, patuloy nga, no, sa ginagawang pangaharas sa mga barko natin dito sa West Philippine Sea. O tila nga ba yung mga pagnanais nilang sakupin ng mga teritoryo, hindi lamang dito sa West Philippine Sea, marami pa sila nga gustong kunin nga, no? Na kung saan ito nga yung tila nga ba pagdideploy at talagang tila nga ba paglalabas ng mga kagamitan ng US ang kinakabahala ng mga Chekwang to, itong China. Na talagang dito mapapansin nyo yung talagang hilakbot din at na hindi rin nila gugustuhin na talagang itong US na tuluyan nga makipagdigma o makipaglaban nga sa mga Chekwang to. Na dito nga talagang hindi rin basta-basta masusukat yung kapasidad at lakas
itong US, kaya itong mga chekwang to, itong China ngayon eh aligaga nga. Na dito nga sa mga chekwang to ang nais palabasin na talagang itong mga taga US nga umano ang huli o ito nga mga kagamitan nila na tila nga ba ngayon eh nakahanda o talagang eh naka-alerto rin sa maaaring mangyari nga no dito nga no sa paligid, syempre rin ng ating mga karagatan o sa mga karatig bansa natin, mga kabalita natin na kung saan eh talaga nga ito nga USA hindi rin nagpapabaya sa kanilang prehensya na talagang seryoso silang tutugunan syempre yung kanilang kaalyado at kaalyansa nga kabilang na itong Pilipinas, kaya ito nga kanilang kagamitan eh patuloy na dinideploy at talagang pinaghahanda. At ganito rin naman yung ginagawa ng mga chekwang to ng China na tila nga ba naka-alerto dahil tila nga ba malalakas nga na armas ang tila nga ba ngayon eh bit-bit ng US na maaaring dumurog at mangwasak nga sa kanila sa ano't ano pa mga pamamaraan na gagawin itong US kung sakaling eh may gagawin namang hindi maganda itong mga chekwang to, itong China. Na ngayon nga eh yung kaba at takot din ng China no dito sa US eh talagang mararamdaman at mararamdaman din natin ito, mga kabalita natin. Na ayaw din na talagang ituluyan nga masayang din ang pinaghirapan ng mga chekwang to o ng China nga sa pinalago nila nga kanilang ekonomiya eh talaga nga sa isang iglap eh maaari nga wasakin at ubusin din ito ng US nga. At yun, tuloy pa natin. Napakasinungaling talaga. Lakas ng loob magsalita nung wala namang katotohanan. Pag sila ang nagpakita ng yabang ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea, okay lang. Pero pagkaalyado na ng Pilipinas, naghahamon na daw agad ng gera. Iiyak nyo na nga lang yan, China. ...到南海大秀肌肉... 大家可以清楚地看到到底是谁是南海以及亚洲地区和平稳定的最大威胁. May isang Pilipino naman ang nagbibida-bida. Ginagawa raw tayong uto-uto ng US. Tunay na kaibigan raw at China at hindi kaaway ng Pilipinas. Ang tunay na lason raw sa tahimik na pagkakaibigan ng China at Pilipinas ay ang Amerika. Dapat raw idaan sa maayos na usapan ang tensyon. Pero nakakailang pag-uusap na ba ang China at Pilipinas? Napakadami na, diba? Nangangako ang China na iaatras ang kanilang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at hindi na bubulihin ang mga Pilipino fishermen. Pero ano na nangyari? Wala naman, diba? Dahil puro asinungalingan lang talaga ang mga Chinese na hindi naman dapat pang pagkatiwalaan. A power exerting, which is the United States exerting so much influence when it comes to foreign policy. Precisely because of Indo-Pacific strategy that is operating right now or being operationalized by the United States in the Asia-Pacific region. And I think my country is being used as a pawn or a proxy by the United States. That's really the fact of the matter. But of course, Filipinos like us, we don't want to have a problem with the China. China is like a close neighbor. We cannot change geography. So as much as possible, Filipinos and Chinese have to work it out together. And the dispute should be managed carefully, open-mindedly, and pragmatically speaking. Because that's just a tiny part of our bilateral relation with China. And I really hope that the current administration of Ferdinand Marcos Jr. will be more open-minded, will be more pragmatic in looking at the dispute. And pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, kanino gustong makipagkaibigan ang Pilipinas? China ba o Estados Unidos? Ikomento sa baba ang inyong salubi. Diyan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung tila nga ba nagiging hakbang no ng US ngayon na kung saan yung patuloy na pagdideploy ng kanilang mga kagamitan no ng kanilang mga US aircraft nga at syempre yung kanilang talagang mga barkong pandigma nga. Kung saan yung patuloy nga na pagdideploy ng mga barkong pandigma ng US no sa iba't ibang bahagi nga ng tila nga ba karagatan na talagang mga pwedeng paglagakan ito eh tila nga ba ngayon eh mas tumitindi nga at talagang dito eh nararamdaman natin na talagang ay may pinaghahandaan itong US na talagang nais lamang makasiguro no sa mga hakbang at talagang pwedeng gawin ng mga chekwang to ng China na mas mainam na talagang unahan ng US na nga tila nga ba talagang pagdideploy ng mga armas o na pagdideploy nga ng kanilang mga kagamitan o mga armas kaysa naman na talagang sila ang maunahan ng mga chekwang to ng China na talagang dito kung makikita nyo no na talagang itong
US eh, talagang ayaw magtiwala o ayaw magpasiguro at magpakampante dito sa mga checkwang to sa China dahil may sakalemba nga yung pag-uutak o pag-iisip nito at baka bigla na lamang no, may gawin na hindi maganda. Lalo pati talaga nga painit ng painit ang tensyon nga sa Taiwan at China na maaari nga mauwi nga sa hindi maganda nga hidwaan. Kapagitan nga ng dalawang bansa nga na talagang eto ang isa sa talagang minamatsyagan at minamanmanan din ng US na maaaring magkaroon ng hindi magandang tugunan. Na talaga nga napakalapit lamang nito sa ating bansa at maaari talaga tayong idamay o madamay dito sa tila nga bahidwaan o pagitan ng Taiwan ngayon. No? Dahil nga may kiniklaim din o talagang may gustong kunin ng mga teritoryo rin sa Pinas nga itong mga checkwang to, itong China. Na ngayon nga patuloy yung ginagawang pagpapalakas ng mga armas sa talagang dito nga may pinaghahanda naman no, itong US na maaari nga pwedeng sumiklab dito nga no, sa West Philippines o saan mga bahagi pa ng tila nga ba nais kubinukunin nga ng mga checkwang to ng mga teritoryo. Kaya ito rin ang tila nga ba pagpapakita rin ng puwersa ng US na maaari nga sumagot at talagang maaari rin nga pumukol dito sa mga checkwang to o sa China. Sa kahit anong bang pamamaraan na gagamitin ng mga checkwang to o ng China eh talagang may nakahanda itong US laban sa kanila no, upang nga hindi nga magtagumpay, upang nga pigilan ang mga tila nga babalakin o talagang nga pagnanais ng mga checkwang to na talagang nga pagharian ang dapat pagharian dito sa West Philippine Sea o dyan nga no, sa mga tila nga ba nais kubkubin ng mga teritoryo o mga bansa nga nais nilang kunin. Ito nga tila nga ba pasubali ng US na talagang may maaari silang ipandepensa o talagang may maaari silang talagang ipangharang o talagang ipangsagupa sa mga checkwang to o sa China nga. At dito pa nga yung tila nga ba may talagang ipatuloy pa rin na umano'y nagsasaad na talagang itong US ang umano'y talagang nanggugulo o talagang ito yung nagiging bully o talagang gumagawa nga ng tila nga ba kaguluhan dito nga daw umano sa West Philippine Sea na dapat daw ang China ang ating kampihan o talagang ating panigan. No? Na dito nga ang pinapalabas itong US daw ang dahilan kung bakit nga may tila nga ba hindi magandang tugon itong China lalo na sa ating bansa. No? Kaya ito nga kung sa palagay nyo may katotohanan yung mga nagiging pagpapahayag tungkol nga dyan. No? At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.